12 ng Enero, Sabado, pagkaraan ng Epifania, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pumunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea at doon siya tumigil kasama nila at nagbibinyag. Nagbibinyag din naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim sapagkat malalim ang tubig doon at may mga nagdaratingan at nagpapabinyag. Hindi pa nabibilanggo noon si Juan. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paghuhugas. Pinuntahan nila si Juan at sinabi sa kanya, Rabi, ang kasakasama mo sa ibayo ng Jordan na pinatotohanan mo, nagbibinyag siya ngayon at sa kanya pumupunta ang lahat. Sumagot si Juan, Walang maaabot ang tao maliban sa ibinigay sa kanya ng langit. Kayo mismo ang mga saksi ko na sinabi kong, Hindi ako ang Kristo, sinugo ako una sa kanya. Para sa nobyo ang nobya. Naroon ang abay ng nobyo para makinig sa kanya at ikinagagalak niya ang makinig sa nobyo. Ganito rin lubos ang aking kagalakan. Dapat siyang humigit at ako namay lumiit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Para sa nobyo ang nobya. Ipinakilala ni Juan Bautista ang kanyang sarili sa Ebanghelyo bilang kaibigan ng o best man ng lalaking ikakasal. Maligaya ang best man kapag nakita niyang inihatid ng lalaking ikakasal ang nobya sa kanyang tahanan. Maligaya si Juan Bautista na mawala sa eksena at makita naman ng lahat si Jesus ang tunay na ilaw. Kagaya ni Juan Bautista, dalhin natin ang mga tao tungo kay Jesus upang siya ang maging sentro ng kanilang buhay. Si Jesus lamang ang maaaring makapuno sa puso ng tao. Siya lamang ang nagbibigay ng kaligtasan, hindi tayo. Isang karangalan na maihanda natin ang mga puso ng mga tao para sa pagdating ni Jesus, ang tunay na lalaking ikakasal. Ang iglesia ang nobyang naghihintay sa pagdating ni Jesus. Pagsasagawa, ang lahat ng gawain natin ay para sa Diyos at hindi pansarili lamang. Gawin ang lahat para sa higit na ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon.